Alright, hello, welcome to our next lecture. So I will be discussing to you the tips, no? Tips and pointers para sa inyong lesson 1.2. So 1.2 ninyo, it is entitled Comparing Systems of Classification and Trees. So medyo mahirap siya sa unang intindihin, pero sisimplify natin. Okay, so sa pag-simplify natin, makikita natin dyan na mayroong dalawang klase ng trees na ginagamit. Phenetics and phylogenetics. Ang haba ng definition ng ating learning guides. Pero in simpler term, pag sinabi natin phenetics, ang kanyang ginagamit ay physical attributes. Pag phylogenetics, evolutionary relationship. Pwede natin sabihin physical attributes ito, pero special physical attributes. So mga physical characteristic na namamana, yung tinatawag nating homologies. Okay, I think na-discuss ko yung homologies dun sa isa kong lecture. Okay? Okay. So, sa phenetics, meron dalawang klase, artificial at natural. Pag sinabi nating artificial, ang artificial na description or phenetics, gumagamit lang itong very few characters. Kaya siya artificial. Pag natural, mas marami yung mga characters na ginagamit niya. Kasi the more characters ang ginagamit mo, mas nadidescribe mo yung sarili nung yung isang organism. Yan parang sa systematic sa statistics lang yan, di ba? Mas marami kang data, mas less yung error mo. Okay? Now, sa phenetics, ang nag-create natin dyan, tree, relationship tree, ay tinatawag natin phenograms. Okay, sa phylogenetics naman, meron tayong dalawang klase, the cladistics and the phenetics. Okay, so, at meron tayong ang nag-create na tree dito, dalawang klase, the cladogram and the phylogram. Discuss natin yan in details. Okay, comparing phenetics and phylogenetics, sa inyong learning guide, mayroong binigay na example. So, pwede nyo naman yung basahin, pero magbibigay ako sa inyo ng other example. Mas madali nyong ma-imagine. Gamit tayo ng mga pako. Okay, mayroong apat na bagay dito. Rivet, nail, screw, and bolt. Okay. So, kunyari, sila yung organisms. Ano? So, ito ang gagamitin natin sa ating phylogenetic tree. So, i-compare and contrast natin sila sa bawat isa. Gamit tayo ng character table. For example, ang first character na titignan natin ay yung head notch. Itong head notch na to. Okay, nung head notch, makita natin na siya lang ang meron. Si Skuro lang ang merong head notch. Okay? Tapos, rounded head. Itong parround na head na to. Lahat sila flat. So, si Skuro lang rin ang merong rounded head. Okay, hex head. Of course, si Bolt lang ang merong hex head. Okay, so si Bolt lang yan. And then, threaded shaft. Itong threaded shaft na to. So, meron tayong si Screw, tsaka si Bolt. Okay, and then, tapered shaft. So, meron tayong tapered shaft. So, itong tapered shaft na ito ay si Screw lang. At sila ay flat, no? Flat, itong si Bolt ay flat, yung kanyang pagiging shaft. Okay? Pointed tip, ito rin ay pointed tip, though hindi ito siya, pero pointed silang dalawa ni Screw, kaya silang dalawa ang ating merong score. For tick diameter, itong dalawa ay thicker than the two, so ito yung ating score. Okay? So, sa ating character table, pwede natin siyang gawing comparison table. Sa comparison table natin, dalawa ang pwede natin gawin. Phenetic comparison at cladistic comparison. Pag sinabi natin phenetic comparison, all shared states. So, ibig sabihin, meron o wala, basta pareho sila, i-count natin. Now, dito, for example, ito, rivet to rivet, of course, di mo siya pwede i-compare. Doon tayo sa nail to rivet. Nail to rivet, ang pagkakapareho nila, dahil si rivet ay lahat ay zero. No? Ilan ang zero ni nail? So, anim. No? So, dito, anim siya. For screw,
between screw and rivet, screw and rivet, ang pagkakapareho nila, alan lang yung kanyang zero. So, ito, no? Ito yung kanyang zero, kaya meron itong one. For screw and nail, pareho sila dito, pareho rin sila dito. So, kaya two yan. Kaya two ito. Okay. For bolt and rivet, bolt, meron kang 1, 2, 3, 4 na 0. Kaya 4 yan. Between bolt and nail. So, nail, 1, 2, so, hindi sila pareho doon sa pangatlo, hindi sila pang-apat. Yan, pang-lima, pareho sila dito. The rest, hindi na sila pareho. So, 1, 2, 3 lang. Okay? Okay, sumunod ay bolt and screw. Bolt and screw, hindi pareho ng una, hindi pareho ng pangalawa, hindi pareho ng pangatlo, pangat-apat, pareho sila. Sumunod, ito rin, pareho sila. Kaya, dalawa lang ng score natin dito. Kaya, I hope nakuha ninyo. Okay, next. Erase ko lang sa clip. Okay, next na comparison natin ay yung sa cladistic comparison. Pag sinabing cladistic comparison, ano yung nag-gain lang nila na mga characters? Sa cladistic comparison, ipagpapalagay natin yung rivet as ancestral kasi wala siyang mga bagong acquire na mga characters. So, siya nung pinaka-basic dun sa apat. Okay. So, kung i-compare natin si nail tsaka si rivet, of course, si rivet tsaka si rivet, wala siyang na-acquire na bago. So, lagi yung zero. So, zero dito, zero dito, zero dito pag i-compare mo. Kasi wala nga siyang one. Wala tayong naging score na one sa rivet. Now, between screw and nail, ito yung pagkakapareho nila. Pareho silang one dito. Kaya, meron kang one dito. Okay? For bolt, i-erase ko lang. Okay? For bolt, anong pareho nila? Ito, pareho silang 1 at pareho silang 1 dito. Kaya ka nagkaroon ng 2 dito. Okay? Nag-gets? Hope nag-gets na yun. Now, kung itong comparison table natin na ito ay gagawin natin 3, ito ang lalabas. Okay. Sa phenogram, based on phenetic comparison, si rivet tsaka si nail ang magkamukha. So, sila yung magkasama dito. Sila yung magkasama dito. And then, itong rivet and nail ay kamukha ni bolt. At ang pinaka hindi nila kamukha ay si screw. Okay? Now, kung sa cladogram tayo, dahil inassume nga natin si rivet, ay primitive, etong si rivet ang pinaka-basic. At so, unti-unti, nag-acquire ng mga ibang characteristic etong tatlo. At sa kanilang tatlo, ang pinaka-kuunting characteristic na nag-gain, na bagong characteristic na gain, ay si nail. At itong si bolt at saka si screw, ang pinaka-maraming modification na nangyari sa kanila from the ancestral state na si rivet. Okay? So, kung may tanong kayo, sulat nyo muna. Na? Kasi, syempre, hindi ko naman kayo masasagot dahil recorded ito. Okay? Alright. So, balik tayo dito, no? So, sabi natin kanina, mayroong dalawang klaseng tree na nagagawa sa phylogenetics. The phylogram, tsaka nung cladogram. Actually, in some books, mababasa nyo dyan na ang phylogram is a type of cladogram. Pero in para maging unify tayo sa definition with your learning guide, kasi iba-iba ng definition na makikita nyo sa books, no, sa mga scientists, iba-iba ng ginagamit nila. Pero para i-unify yung ating definition with the learning guide, pag sinabi nating cladogram, yung mga branching points ng mga cladogram, wala itong meaning. So mahaba man yan or maiksi, hindi mo silang pwedeng compare sa bawat isa. Okay, in comparison dito sa phylogram, makikita nyo itong branch na ito ay mas maiksi kaysa dun sa branch na to.
meron niyang meaning. Itong meaning na to, pwede ito kasing time. For example, million years. Million years bago. For example, itong branch na ito, oh, siguro, ito. No? Compared, siguro, dito. Magkaiba yung time bago nag-split up itong organism, itong ancestral organism na to, doon sa bagong dalawang klase ng organisms. Compared dito, bago sila nag-branch out sa dalawa. Okay? So, pinagkaiba ng cladogram tsaka phylogram, yung branching nila magkakaiba ng length, no? So, sa length ng phylogram, mayroong meaning yung length. Sa cladogram, walang meaning yung length. Okay? So, yun lang naman ang pinakamahalaga yung matandaan dun sa inyong lecture 1.2. Meron diyang tanong, medyo, hindi ko alam kung nabasa ninyo na, nung sa Think It Over. So, nung cytochrome C daw, sa mitochondria protein, ay meron siyang role cellular oxidation. So, kung ikaw compare mo to sa bawat isa, anong kailangan mong gawin? Anong kailangan mong gamitin? No? So, phenetics ba? O phylogram or phylogenetic tree? Of course, kailangan mo ng phylogenetic tree para makita mo nung evolutionary relationship bawat isa. Kayo na bahalang mag-reward nun kung paano nyo i-reward. And also, you can search it over the internet. Okay, make sure lang na sa sarili nyong word, gagamitin yung definition or yung sagot ninyo para makita ko kung naiintindihan. Okay? So, wala na akong sasabihin. I'll see you sa lesson 1.3.